hiniram po nung tita po yung anak ko. Nakita po nung asawa niya na nakalubog na po sa pool. Ang nirecommend po namin is reckless imprudence resulting to homicide po. Kailangan na nating i-file sa pinakamabilis na panahon yung kaso na yan. Kasi habang tumatagal yan, yung mga ebidensya nawawala. Apo. Sasamahan ka ng staff namin, ko-coordinate natin kay Major Tiglao, i-file na natin. Thank you po. Magandang araw po, ma'am. Pwede niyo po maikwento sa amin, ma'am, yung araw na pinuntahan po kayo para hiramin po yung anak niyo. Bali po, kumatok po sila. Kasama niya po yung anak niya po. Pinagbuksan po namin ang pinto. Yun po, nag-usap na po kami tungkol sa mga pangkagamit ng pambabae, about po sa work. Mga ilang minutes, uwi na po sila. Kasama po ng mga anak ko. Ngayon, nung December 19, pumunta si tita. May mga naikwento ba kung ano yung mga pupuntahan nila? Anong klaseng pasyal? Ang sabi niya lang po sa akin nun, ipapamas ko daw po, ipapasyal niya po yung mga bata. Pero bukod po dun, wala na po siyang binanggit sa akin na may swimming pala silang pupuntahan, ganyan. Kasi kung alam ko lang po, araw-araw ko po kasi chinachat yung mga anak ko, kinakamusta ko dun kung ano yung lagay nila. Noong December 20 po ng umaga, chinat ko pa po yung anak ko. Na good morning pa po ako, tapos wala na pong reply sa akin yung anak ko. Kailan nangyari yung insidente na nagkaroon na ng swimming? Nung December 20 daw po ng hapon po. Hindi ko po alam kung anong oras po sila nakarating dun. Mga 5 PM po, nagagayak na po ako nung paalis na po ako. Bigla po ako may na-receive na tawag po galing kay Cristel sa messenger po. Ayun po, doon niya na po binalita na umiiyak siya, na binabanggit niya po yung pangalan ng anak ko, nagsosorry siya, ganun po. Ang sabi niya po, tayo si Princess, sabi ko, bakit ano nangyari, anong ginawa niyo, ganyan. Tapos kung ano na po nabibitawan kung hindi magandang salita, nung sinabi niya po, tayo wala na si Princess. Tapos nagwawala na po ako dito, sobrang nakakabigla po talaga yung nangyari. Pagkasagot niyo po ng tawag, ano yung agad-agad po ninyong ginawa? Tinanong po namin kung saan hospital po. Nakita ko po siya doon, yung magulang niya, iyak po siya ng iyak. Sobrang nabigla po ako sa nangyari. Nakita ko po doon, nadatnan ko na po doon yung anak ko po, na wala na pong malay. Sini-PR ko pa po yung anak ko. Sabi ko, Princess, nandito si Mami. Tapos po ano, nakiusap ako sa doktor po na baka pwede pa maagapan. Sinabi po nila sa akin na hindi na po talaga pwede kasi naka-11 na po. Siguro po yung sa machine po ata. Yun, tapos po, napasukan na daw po ng tubig yung baga. Tinubuhan na rin po nila. Talagang dead on arrival na daw po. Dumating rin ba yung father doon sa hospital? Opo, dumating po doon. Ano yung mga napag-usapan niyo? Wala naman po kami napag-usapan. Hindi ko po sila kinakausap ng ano. Isa naririnig ko lang po sa kanya, nagwawala po siya. Hindi niya daw mapapatawad yung kapatid niya. Huwag daw magpapakita sa kanya. Pero ngayon, kampi po siya din. Ano yung mga hilig ni Princess, ma'am? Mahilig po siya maglaro, mag-color-color po. Tsaka hilig niya po talaga manood ng TikTok. Yung mga, sa mga cats, sa mga dogs po, yun po. Sinasabi niya lang po sa akin, gusto niya po maging teacher. Nabanggit niyo na yung kanyang kapatid ay kasama niya. May naikwento ho ba sa inyo yung isa po ninyong anak? Tinanong ko po siya kung nasan si Cristel, kung sino kasama nila, kung wala ba nagbabantay sa kanila. Ang sagot po ng anak ko, wala daw po yung tita doon. Nagsiswimming daw po sila, kasama po nung anak ni Cristel. Tapos yung anak ko po, tapos may dalawang bata pa po dun sa pool. Tapos po, hindi niya na po alam yung mga, kung ano yung nangyari, kung nasan yung kapatid niya. Tapos po, ang naalala niya po, nakita niya daw po si Tita Cristel niya na matagal nga po silang hindi binantayan, na talagang may kapabayaan po talaga yung tita. Itong pinuntahan nila, ma'am, ng swimming pool, ito ho ba ay isang resort? Private pool po. At ito ho ay kakilala ho ba ng family? Ang nabasa ko po dun sa salaysay ng Cristel, churchmate daw po nila. Nabanggit ba nung bata kung ilan ba silang pumunta doon? Yung sa sinabi po ng anak ko, si Princess, yung anak po ni Cristel, siya tapos may dalawa pa pong bata. Paalam po sila kay Cristel na magsiswimming na sila. Pumayag naman po yung Cristel, tapos nagswimming po nang sila-sila lang. Tapos po, yung tita po, hinayaan niya lang po yung mga bata na mag-swimming nang walang kasama, na
walang patnubay ng kahit man lang na yung kung sino po yung nakakatanda doon na pagbilinan niya na bantayan niyo muna yung mga bata o di kaya sana tawagin niyo yung mga bata na huwag niyang hayaan na mag-swimming yung mga bata doon sa pool nang sila lang nang walang kasama. Busy po yung tita sa pagkain po, doon po sa party, sa pag-aayos po ng pagkain. Gaano ba ma'am kalalim yung swimming pool? Nasa 6 feet po. Nakita po nung asa nila na nasa ilalim na po ng pool yung anak ko. Paano napansin na nawawala na si Princess? Napansin lang po nila na nawawala na si Princess nung kukuha na daw po sila ng picture ng tita. Okay. For this time, gusto sana namin marinig yung panig ni Christel at nung tatay pero nakablock na ho yung aming number ho sa kanya. May mensahe po ba kayo? Kung ano man po yung kinakaharap nila ngayon, sana po harapin nila. Makonsensya po siya para lang po sa bata. Kasi kapabayaan po talaga yung nangyari. Hindi po siya aksidente, kundi kapabayaan po. Ano ho sana mami yung magandang ginawa nung tita at nung tatay para naiwasan ito nga pangyayari? Sana po, kung hindi po nila kayang bantayan, sana po hindi na lang nila sinama yung anak ko para hindi po sana nangyari yung ganito. Ngayon ma'am ay ano ang plano ninyo? Kakasuhan niyo po ang tita? Yes po ma'am. Pati rin po yung resort, gusto ko rin pong kasuhan kasi po malaki po yung pagkakamali po nila. Meron din po ba kayong panawagan ma'am sa side ng family na kung... Bali po, wala po. Pinanindigan po nila yung pagiging bastos nila. Pinanindigan po nila yung pagiging, sorry po, walang hiya nila sa nangyari po sa anak ko. Kasi sila pa po mas mataas. Ni isa po sa kanila, wala nagpakumbaba. Ako pa po yung gusto nilang baliktarin. Kung sakali ba ma'am, bukas ba kayo na ma-re-autopsy yung bata? Yes po, willing naman na po ako. Ma'am, magandang araw po. Kilala niyo po si Ma'am Marvi. Opo. Bali po, yung kinakasama niya pa ngayon yung pinsan ko. Ngayon po, ma'am, meron ho ba kayong napansin nung December 19 na si Fristel? Nakita niyo ho ba na pumunta ho sa bahay ni Ma'am Marvi? Opo. Araw na po yun, naglalaba po ako doon sa amo ko, nagmerienda po ako dyan. May dumating po na dalawa, yung lalaki tsaka yung tsahin. Na pinagpapaalam yung dalawang bata sa nanay. Si Princess nga po, medyo malungkot. Pero narinig ko po doon sa magdalawa po kay Marvi, tsaka kayo doon sa may pinsan ko po, na sabihan na ingatan yung bata kasi sobra pong likod. Ano po ang naging reaction din ng mga kapitbahay, mga kamag-anakan? Ay, marami pong nagulat kasi po yung bata, tahimik lang po talaga. May kapabayaan ho ba kayo nakikita ho dito sa nangyari? Parang meron po. Kasi hindi naman po mangyayari yun kung hindi po pinagpaalam ng kasinungalingan na ipapasyal eh. Dapat po talaga kung anong sinabi na paalam ko swimming, swimming lang po. Pero ang paalam po talaga na hiram lang ng mamamas ko. Papayo ko po sa guardian. Pag iniram po ng maayos, ibalik din po kagad ng maayos. Kasi nga sa tusan po, may pamangkin din po ako. Lagi po minsan po iniram sa amin ng angkan na magsiswimming o kaya minsan ng anak ko iniram sa swimming. Binabantayan po ng anak ko. Siyempre po, guardian po. Kailangan po talaga, ingatan talaga pag hiniram. Mag-file na lang siya ng kaso o patawarin na lang yung ganito nangyari sa kanyang anak? Ay, kung ako lang sana ha, ituloy para pong madala. Nanawagan ako sa inyo, sa nanay ng bata, tsaka doon sa nagtayong tatay-tataya na sana pag hiniram yung ulit yung isang anak na naiwan, huwag na sanang pahiram. Kahit angkan pa ng magulang ng tatay ng bata. Mahirap po, sa tao nga pong di natin kilala, mahirap magtiwala sa kamag-anak pa kaya. Pag galing po sila doon, kinuhan niya yung pamangkin. May dala po siyang maliit. Tapos yung dalawa, parang hirap na hirap siya lumabas, parang ayaw sumama. Kasi yung paglalakad niya, hinihila siya papunta doon sa labas. Yung paglakad ng dalawang bata, parang gusto niyang... Umiglas. Oo, yung ganon, yung paglalakad nila, parang antigas yung paglalakad. Sabi ko, bakit ganon? Parang ayaw naman yata sumama. Bakit kailangan pang pilitin? Ayun nga, nakagulat po eh. Ba't ganon? Sabi ko, ba't sinama niyo naman yung bata? Eh, ayaw naman sumama. Bakit pinayagan naman kung hindi nila alam? Swimming pool pa lang pinupuntahan nila. So, yung nangyari, sabi, pasyal. Ay, hindi alam yung magulang, napunta sa swimming pool. Yun lang po. Ayun nga po, ang isip ko po, baka umiinom sila na hindi nila nabantayan. Siyempre, hindi natin maiiwasan. Kailangan nakaano. Eh, yung bata, nakaano na eh. And siyempre, sobrang kulit. Diba? Malikot talaga yung mga bata na yun.
Magandang araw po, Major Johnson. Ano po ang update po natin dito? So kinabukasan din po, naayos naman po yung papeles at na-refer naman po natin sa Fiscal's Office. So yun nga lang po, si Fiscal Duties, meron pong hiningin mga dokumento. So ngayon po, naasikaso na rin po naman ni ma'am yung kailangan sa ating anti-cybercrime group. Okay na po yung sa result po, sir. I-file na lang po namin sa Fiscalia. Yeah? So ma'am, kompleto na po yung dokumento natin, ma'am. This day, after po natin mag-usap, diretso po tayo kay Fiscal para i-file na po yung kaso. Ano po yung kakaharaping kaso po ng ating po, respondent? Reckless imprudence po, resulting to homicide. Ito po sa nangyari po, Major, may liability rin po ba ang resort? Siguro po, ma'am, i-refer ko po kayo sa Public Attorney's Office para dun sa mga civil liabilities po na pwede natin ikaso dun sa may-ari ng resort po. Yung sa tatay po kasi ng anak ko, hindi po nakikipagkooperasyon. Kung pwede po sana, pati po siya, maano po. Kasi wala po siyang sustento sa mga anak ko po. Ilan po ba yung anak? Apo, dalawa po yung anak po namin. So, maliban po kay Princess, meron pa po isa na nasa inyo din po. Sa pagdating naman po doon sa isang kaso naman po, ibang kaso naman po itong harapin ni Sir Dancel kung sakali man po na mag-file po kayo ng kaso, i-refer ko po kayo sa tamang opisina, yung pong Women's and Children Protection Desk po natin ng Caloocan po. So after din po na ma-file, pwede po kayo bumalik ulit sa akin para doon sa separate na kaso na pwede natin ikaso po. To clarify lang po, Major, tama po ng ating attached na ebidensya dito ay yung authentication po mula po sa cybercrime. Gusto po namin malaman, meron po ba tayong witness po dito na maari po natin na magamit po sa pagpa-file ng kaso? Sa ngayon po, wala pa po talagang witness na gusto kasi ang pagkakaalam ko po, base po kayo ma'am, kamag-anak po karamihan nung nirereklamo natin. So nahihirapan po tayo maghanap ng witness. Pero based po dun sa nanirekomenda namin kaso, yung reckless imprudence resulting to homicide po, i-refer na po natin kay Fiscal po ngayon ulit. Dahil nga nakompleto na po natin yung requirement na gusto pong kompletuhin ni Fiscal. So I hope po mafafile na po yung kaso mamaya. Yung sa waiver po na yun ma'am, bali po ano, yung sa ano po yun, yung sa hindi na po magpapa-autopsy. Yun lang po yun. Pero yung tungkol po sa ikakaso po sa kanya, eto po, nagpara-investigate po kami. Pwede bang malaman ano nga naging dahilan ng pamilya bakit hindi na ito nai-autopsy pa? Ako po yung hindi nagpa-autopsy. Sa kadahilanan pong naawa rin po ako sa bata na ayoko pong mas lalo pa po siyang masaktan sa nangyari po sa kanya. Major, for educational purposes po, gaano ba kahalaga ang autopsiya sa pag-iimbisiga natin sa mga ganitong mga pangyayari? Napakahalaga po, no? Kasi po, ang autopsy ay isa pong scientific method na malalaman natin kung ano po ba ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng isang tao. So, pwede pong nalunod, pwede pong na may nangyaring pananakit before, meron pong mga trauma sa katawan. So, makikita po natin lahat dun yun. So, isa pong malaking tool po ito para pasolusyonan ang kaso po. Major, on behalf po ni Senator Raffy Tulfo, thank you so much. Anytime po. Hi Sir Raffy Tulfo, maraming salamat po sa inyong tulong. Maifafile na po namin yung kaso laban sa tita at asawa po ng nagpabaya po sa anak ko. Ang ifafile na po namin kaso ay reckless imprudence resulting in homicide. Maraming salamat po Sir Idol Raffy Tulfo. Raffy Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya.